Napakahiwaga ng mundo natin. Maliban sa buhay nating lahat sa mundong ibabaw, may iba't ibang nilalang din ang namumuhay dito na hindi natin nakikita. Makukonsidera man natin silang nasa ibang dimensyon. Ngunit napakanibis naman ang linya ng mundo nila sa mundo natin. Sobrang nipis na halos kaya ka na nilang hilahin papasok sa kanilang mundo upang manirahan doon habang buhay. Ngayon, maririnig natin ang kwento ni Marco nang minsang mapag-interesa ng mga engkanto ang kanyang ate dahil kamukha daw ito ng kanyang lola. Kaya't buksa ng mga mata, talasa ng pakiramdam at tataga ng loob. Dahil isa lang naman ang tanong ko sa'yo. Handa ka na bang matakot? Nangyari ito noong mga bata pa kami ni Ate Kay. Siguro 9 years old ako, tapos 15 naman yung ate ko. Lagi kaming pumupunta sa Pangasinan, lalo na noong namatay yung lola ko. Lolo na lang kasi yung nandoon sa bahay namin sa Pangasinan. Hindi naman siya totally mag-isa, nandoon din yung iba naming kamag-anak. Sa mother side namin siya lolo, kaya siguro mas naging malapit kami doon kesa sa lolo at lola namin sa side ni Papa. Takot din kasi mga kamag-anak namin, lalo na si Mama na bunso sa 7 magkakapatid. Kasi alam niyo naman ang kasabihan, kapag naunang mawala ang asawang babae, parang sigurado nang susunod yung asawang lalaki. Ito yung naging dahilan kung bakit halos hindi na nila maiwanang mag-isa yung lolo ko. Buwan-buwan din kaming pumupunta doon para bumisita. Hindi din naman ganoon kalayo kasi sa Tarlac pa kami nakatira noon. Ngayon kasing wala na si lolo. Swerte namang nakapaghanap ng bagong project yung tatay namin sa Maynila bago siya pumunta ng Saudi. Engineer kasi yung tatay ko, kaya noon kung saan may project, imbis na manirahan siyang mag-isa, sumasama na lang kami. Kapag pumupunta kami sa Pangasinan, laging ipinapakita ni lolo yung mga photo album nila noong kabataan nila. Lagi niyang sinasabi sa kapatid kong babae na kahawig niya yung lola ko noong mga bata pa sila, lalo na noong nililigawan pa niya ito. Pareha sila ng hugis ng mata, wangis ng muka at ang mahaba nilang buhok. Sabi ni lolo, hirap na hirap daw siya noong mangligaw sa lola namin kasi sa sobrang dami din daw niyang kasabay sa pagsuyo sa lola namin. Swerte na nga lang daw siya at siya ang napili. Hindi din naman daw kasi siya mayaman, di tulad ng ibang manliligaw ni lola. Ang tanging na ipakita lang daw niya ay ang kanyang kasipagan at mabuting intensyon sa lola namin. Ngunit iba ang nararamdamang lungkot ni lolo kapag naaalala niyang wala na si lola. Iba sa sinasabi ng mga anak niya. Paniniwala ni lolo na hindi namatay sa sakit si lola. Noon pa man daw ay may mga engkanto na daw na gustong gusto siyang kunin bilang asawa. Ayon kay lolo, noon daw, nakursunadahan din daw si lola ng isang prinsipe ng mga engkanto na nakatira sa puno ng akasya sa tapat ng bahay nila lola. Malapit lang yon sa bahay namin doon. Siguro mga 10 minutong lakad lang. Ancestral house nila lola na. Nandoon pa yung bahay na yon kasi nandoon pa yung ibang malalayo naming kamag-anak.
Pero hindi lang yung bahay ang nakatayo doon. Maging yung puno din ng akasya na ayon sa lolo namin. Palasyo daw ng manliligaw na engkanto ni Lola. Naikwento daw noon ni Lola sa lolo namin na kapag dumadating daw yung manliligaw niyang engkanto, nakakarinig daw siya ng static sa tenga. Alam mo yung nangyayari kapag bigla na lang umuugong yung tenga mo nang walang dahilan. Ganun daw. Tapos bigla daw mag-aamoy bagong lutong pandesal yung paligid. Mabango daw talaga. Parang may nagluluto ng tinapay. Siguro amoy cake. Kasi matamis daw. Hindi lang siguro ma-i-describe ng maayos. Tuwing madaling araw daw yun. Minsan daw, hindi nakikita ni Lola ang bisita. Pero paggising daw niya sa umaga, nakakakita daw siya ng marka ng putik sa sahig ng nakayapak na paa. Tapos may mga bulaklak din sa kama niya. Hindi daw nakaayos na parang buki. Nakasabog lang daw sa kama. Kaya minsan daw, nung alam niyang may paparating, nagtulog-tulugan daw siya. At nung maramdaman niyang may tao sa loob ng kwarto niya, bigla siyang gumising. Doon niya nakita ang tatlong taong puti ang suot, pero itim naman ang balat. Hindi daw kayo manggi. Talagang itim na halos hindi mo na makita sa dilim. Pero yung suot naman, halos umiilaw na sa puti na may mahabang kapa. Matatakot na nga daw sana si Lola noon pero mukha namang hindi siya sasaktan. Doon na daw nagsimula na parang lagi daw aligaga yung Lola namin. Pero totoo nga, naabutan pa naming buhay si Lola. Siguro mga 6 na taong gulang ako noon. Para nga siyang laging aligaga. Pero hindi pa din tumigil si Lolo sa panliligaw hanggang sa ikasal sila. Ayon kay Lolo, bago daw mamatay si Lola, sabi daw sa kanya, sasama na ako sa kanila. Walang magawa si Lolo noon kung hindi maiyak. Sabi din kasi sa ospital, cardiac arrest daw ang ikinamatay ni Lola. Pero para sa lolo namin, hindi cardiac arrest yun. Tinuring kong kathang-isip ang kwento ni Lolo sa aming magkapatid. Akala ko pampasaya lang ng mga alaala, pero hindi nagtagal. Lahat ng nangyari sa lola namin, nangyari din kay ate. Dumalaw kami noon sa lumang bahay ni na Lola. Doon lang din malapit sa amin. Dumating kasi yung isa nilang pamangkin na galing Amerika at may mga pasalubong din daw sa amin. Bali, tiyuhin na ng nanay ko yun. Habang nag-aabutan ng mga pasalubong, nakita ko si ate na tulala sa tapat ng pintuan. Yung puno kasi ng akasya, nasa tapat ng main door. Naririnig ko din noon si mama na tawag ng tawag kay ate. Pero hindi siya lumilingon. Para ba siyang nawawala sa sarili? Lumapit na nun si mama sa kanya para tapikin siya. Kay, ano ba yan? Kanina pa kita tinatawag? Nakakahiya naman kay Lolo Badong mo, oh. Halika na. Sige po ma. Parang magic. Parang walang nangyari. Bumalik lang siya sa uliran. Akala ko noon tapos na. Doon pa lang pala nagsimula. Nung makabalik na kami sa bahay, doon na nagsimula yung gabi-gabi na naririnig ko siyang parang may kausap sa kwarto. Dahil nga mga bata pa kami at kapag umuwi kami ng Pangasinan, limitado ang kwarto. Magkasama kami palagi. Siguro kung 2 linggo kami doon, kalahati nun, lagi siyang may kausap. Kapag wala naman, lagi siyang binabangungot. Iyak lang siya ng iyak kapag nananaginip siya na dumating na sa puntong nag-aalala na yung mga magulang namin.
Kapag bumabalik naman kami sa Tarlac, okay naman siya, normal. Pero oras na bumalik kami ng Pangasinan, magsisimula na naman ulit yung mga panaginip niya. Hindi pa yun ang nakakatakot dun. Isang gabi din, naririnig ko na naman siyang may kausap. Hindi naman kasi bulungan yung usapan nila. Malakas. Tapos bungis-ngisan pa sila ng bungis-ngisan. Sa isip ko nga noon, total naman gising pa ako. Sisilipin ko kung sino ba yung kausap niya. Pagtingin ko, wala namang ibang tao. Nakaupo lang siya sa kama. Tapos tawa ng tawa. Parang baliw nga. Kaya nung umaga, kinuwento ko yon sa mga magulang namin na agad naman siyang kinausap. Noong una, ayaw pa magkwento ni ate. Siguro nahihiya kasi nandoon kaming lahat, pati si Lolo. Dahil nga hindi siya tinitigilan ng mga magulang namin, napaamin din siya. Sabi niya, may lalaki daw na tinatawag siya minsan kapag gabi. Dumadaan daw sa bintana. Kaedad lang din daw niya. Sabi doon daw nakatira sa dating bahay ni na Lola. Nung marinig ni Lolo yun, tinanong niya si ate, kapag dumadating ba yung taong iyon, amoy pandesal. Napatingin si na mama kay Lolo. Nakakunot na yung noo dahil parang joke yung tanong sa gitna ng komosyon nila. Ano ba yun, tay? Anong pandesal? Yung amoy ng paligid. Parang matamis na tinapay. Tumingin sila kay ate at tumango naman ito. Opo, para pong cake yung amoy. Napailing si Lolo sa narinig. Alam na niya kasi kung sino yon. Hindi na bata yan. Matanda na yan. Kilalang kilala ko kung sino yan. Sino ba yung tay? Sino pa ba? Di yung engkantong mangliligaw ng nanay Shoni mo. Takang-taka silang lahat sa narinig. Totoo naman kasi, kahit bata pa ako nun, hindi ko din yun paniniwalaan. Parang kwentong barbero lang talaga. Hanggang sa nagsalita si ate. Natatandaan mo pa din pala ako. Namulagat yung mga mata namin kasi parang nag-iba yung boses ni ate. Parang dalawang tao yung nagsasalita. Boses niya. Tapos parang boses ng lalaki na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ka pa ba natutuwa na nakuha mo na si Shoni? Kung nasaktan ka sa pagkawala niya, ako din. Dahil hindi naman siya dito napunta. Mas maganda pa nga sana kung dito. Pero dahil hindi ko siya nakuha, itong apo mo na lang ang kukunin namin. Pagkatapos noon ay biglang nahimasmasan si ate. Alalang-alala si na mama at papa noon. Kumbaga, first hand experience. Kitang-kita nila yung nangyari. Kahit hinang-hina pa si ate noon, tinanong siya ni Lolo, Kumain ka ba ng pagkain nila, ha, apo? Hindi pa po, pero tuwing pupunta siya sa kwarto sa gabi, lagi siyang may dalang candy. Kinain mo ba? Opo, nung una. Ay, Diyos ko po, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Itawagin mo si kumpare, magaling na albularyo yun. Tumawag na agad ng albularyo si papa para patignan si ate. Nagtawa sila doon tapos mga kung ano-ano pang ginawa pa nung albularyo para paalisin daw yung gustong kumuha kay ate. Pinaputulan din niya ng buhok si ate para layuan na din siya. Ngayong sinusulat ko ito, naisip ko bigla kung ano yung sinabi ni Lola kay Lolo bago siya mawala. Kanino siya sumama? Hindi ko na din inisip, baka ako pa yung mabaliw sa mga bagay na hindi ko alam. Mahiwaga nga talaga ang mundo. Maraming bagay na hindi natin maipaliwanag. At kung gusto mo pang baybayin ang paranormal, i-click mo na yung susunod na kwento
para tuloy-tuloy ang takutan. Mag-subscribe ka na din para lagi kang updated at magkita-kita tayo doon sa susunod na kwento.